ang tipan ni Zebulun, ang ika-anim na anak ni Jacob at Leah. Unang Kabanata. Si Zebulun, ang ika-anim na anak ni Jacob at Leah, ang inbentor at pilantropo, ang natutunan niya bilang resulta ng pakana laban kay Joseph. Ang kopya ng mga salita ni Zebulun na kanyang iniutos sa kanyang mga anak bago siya namatay sa 114 na taon ng kanyang buhay, 2 taon pagkamatay ni Joseph. At sinabi niya sa kanila, "Pakinggan ninyo ako, kayong mga anak ni Zebulun. Makinig kayo sa mga salita ng inyong ama. Ako si Zebulun ay isinilang na isang magandang regalo sa aking mga magulang. Sapagkat nang ako ay isinilang, ang aking ama ay pinagpala ng malaki, maging sa mga kawan at sa mga bakahan. Nang sa pamamagitan ng mga tungkod na may guhit ay nagkaroon siya ng bahagi. Hindi ko alam na may kasalanan ako sa lahat ng aking mga araw maliban sa pag-iisip. Hindi ko pa naaalala na nakagawa ako ng anumang kasamaan maliban sa kasalanan ng kamangmangan na ginawa ko laban kay Joseph. Sapagkat nakipagtipan ako sa aking mga kapatid na hindi sasabihin sa aking ama ang aming ginawa. Ngunit umiyak ako ng lihim ng maraming araw dahil kay Joseph. Sapagkat natatakot ako sa aking mga kapatid, sapagkat silang lahat ay sumang-ayon na kung sino man ang magpapahayag ng lihim, siya ay papatayin. Ngunit nang ibig nilang patayin siya, labis ko silang pinakiusapan nang may luha na huwag silang magkasala sa kasalanang ito. Sapagkat sina Simeon at Gad ay naparoon laban kay Joseph upang patayin siya, at sinabi niya sa kanila na may luha, "Maawa kayo sa akin, aking mga kapatid. Maawa kayo sa puso ni Jacob na ating ama. Huwag ninyong ipatong sa akin ang inyong mga kamay upang magbuhos ng walang sala na dugo, sapagkat ako ay hindi nagkasala sa inyo. At kung ako nga ay nagkasala, parusahan niyo ako ng pagkastigo, aking mga kapatid. Ngunit huwag ninyong ipatong sa akin ang inyong kamay, alang-alang kay Jacob na ating ama." At habang binibigkas niya ang mga salitang ito, nananangis habang ginagawa niya ito, hindi ko nakayanan ang kanyang mga panaghoy. At nagsimulang umiyak, at ang aking atay ay bumuhos, at ang lahat ng laman ng aking mga bituka ay lumuwag. At ako ay umiyak kasama ni Joseph, at ang aking puso ay tumunog. At ang mga kasukasuan ng aking katawan ay nanginig, at ako ay hindi makatayo. At nang makita ni Joseph na ako'y umiiyak, nakasama niya, at sila'y lumalapit sa kanya upang siya'y patayin, siya'y tumakas sa likuran ko, na nagsusumamo sa kanila. Ngunit samantalang si Reuben ay bumangon at nagsabi, "Halikayo, aking mga kapatid, huwag natin siyang patayin, kundi itapon natin siya sa isa sa mga tuyong hukay na ito, na hinukay ng ating mga ama at hindi nakasumpong ng tubig. Sapagkat sa kadahilanang ito ay ipinagbawal ng Panginoon na tumaas ang tubig sa kanila upang mapangalagaan si Joseph. At ginawa nila ang gayon hanggang sa ipagbili nila siya sa mga Ishmaelites. Sapagkat sa kanyang halaga ay wala akong bahagi, mga anak ko." Ngunit kinuha ni Simeon at ni Gad at ang 6 naming kapatid ang halaga ni Joseph at bumili ng mga panyapak para sa kanilang sarili at sa kanilang mga asawa at sa kanilang mga anak na sinasabi, "Hindi kami kakain niyaon sapagkat iyon ang halaga ng dugo ng ating kapatid. Ngunit tiyak na yayapakan natin ito sapagkat sinabi niya na siya ang magiging hari sa atin. At kaya tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip. Kaya nga nasusulat sa kasulatan ng batas ni Moses na sino mang hindi magtatanim ng binhi sa kanyang kapatid, ang kanyang panyapak ay dapat nakalagan at kanilang duduraan ang kanyang mukha. At hindi ninais ng mga kapatid ni Joseph na mabuhay ang kanilang kapatid at kinalagan ng Panginoon sa kanila ang panyapak na kanilang isinuot laban kay Joseph na kanilang kapatid. Sapagkat nang sila'y pumasok sa Egypt, ay kinalagan sila ng mga lingkod ni Joseph sa labas ng pintuang bayan at sa gayon nagsiyuko sila kay Joseph ayon sa anyo ng Haring Pharaoh. At hindi lamang sila nagbigay galang sa kanya, ngunit dinuraan din na kaagad nagpatira pa sa harap niya, at kaya sila ay napahiya sa harap ng mga Egyptian. Sapagkat pagkatapos ito ay narinig ng mga Egyptian ang lahat ng kasamaan na kanilang ginawa kay Joseph. At pagkatapos niyang maipagbili ang aking mga kapatid ay nagsiupo upang kumain at uminom. Ngunit ako sa pagkahabag kay Joseph ay hindi kumain, kundi binantayan ang hukay yamang si Joseph ay natakot na baka si Simeon, si Dan, at si Gad ay magmadali at patayin siya. Ngunit nang kanilang makita na hindi ako kumain, ay inilagay nila akong bantayan siya hanggang sa siya ay maipagbili sa mga Ishmaelites.
At nang dumating si Reuben at nabalitaan na habang siya'y wala, si Joseph ay naipagbili. Kanyang pinunit ang kanyang mga damit at habang nagluluksa, kanyang sinabi, "Paano ko titingnan ang mukha ng aking amang si Jacob?" At kinuha niya ang pera at hinabol ang mga mangangalakal. Ngunit nang hindi niya sila mahanap ay bumalik siyang nagdadalamhati. Ngunit ang mga mangalalakal ay umalis sa malawak na daan at nagmatcha sa mga troglodyte sa isang maikling daan. Ngunit si Reuben ay nalungkot at hindi kumain ng pagkain ng araw na iyon. Kaya't lumapit si Dan sa kanya at nagsabi, "Huwag kang umiyak o magdalamhati man, sapagkat nasumpungan namin ang aming masasabi sa ating amang si Jacob. Bumatay tayo ng isang batang kambing at isausaw natin doon ang tunika ni Joseph at ating ipadala ito kay Jacob na sinasabi, 'Alamin mo, ito ba ang tunika ng iyong anak?' At ginawa nila ito sapagkat hinubad nila kay Joseph ang kanyang tunika nang siya'y kanilang ipagbili at isinuot sa kanya ang damit ng isang alipin. Ngayon ay kinuha ni Simeon ang tunika at ayaw itong ibigay sapagkat ninais niyang puniting ito sa pamamagitan ng kanyang tabak dahil nagalit siya na nabuhay si Joseph at hindi niya siya napatay. Pagkatapos ay bumangon kaming lahat at sinabi sa kanya, 'Kung hindi mo ibibigay ang tunika, sasabihin namin sa aming ama na ikaw lamang ang gumawa ng masamang bagay na ito sa Israel.' At sa gayon ay ibinigay niya ito sa kanila at ginawa nila kagaya ng sinabi ni Dan." Ikalawang kabanata, hinihimok niya ang pakikiramay, pag-unawa ng tao sa kapwa-tao. At ngayon mga anak, inyong tuparin ang mga utos ng Panginoon at magpakita ng awa sa inyong mga kapwa. At magkaroon ng habag sa lahat, hindi lamang sa mga tao, kundi sa mga hayop din. Para sa lahat ng bagay na ito ay pinagpala ako ng Panginoon. At nang ang lahat ng aking mga kapatid ay may sakit, ako ay nakatakas ng walang karamdaman. Sapagkat alam ng Panginoon ang mga layunin ng bawat isa. Sa makatwid, magkaroon ng habag sa inyong mga puso, mga anak ko. Sapagkat kung paano ang ginagawa ng isang tao sa kanyang kapwa, gayon din ang gagawin ng Panginoon sa kanya. Sapagkat ang mga anak na lalaki ng aking mga kapatid ay nagkakasakit at namamatay dahil kay Joseph. Sapagkat hindi sila nagpakita ng awa sa kanilang mga puso. Ngunit ang aking mga anak na lalaki ay iniligtas na walang karamdaman, gaya ng nalalaman ninyo. At noong ako ay nasa lupain ng Canaan, sa tabi ng baybayin ng dagat, gumawa ako ng panghuli ng isda para kay Jacob na aking ama. At nang marami ang nalunod sa dagat, nagpatuloy akong hindi nasaktan. Ako ang unang gumawa ng bangka upang maglayag sa dagat, sapagkat binigyan ako ng Panginoon ng pangunawa at karunungan tungkol dito. At ibinaba ko ang isang timon sa likuran nito, at iniunat ko ang isang layag sa isa pang patayong piraso ng kahoy sa gitna. At ako ay naglayag roon sa tabi ng mga dalampasigan, nanguhuli ng isda para sa bahay ng aking ama hanggang sa kami ay dumating sa Egypt. At sa pamamagitan ng habag ay ibinahagi ko ang aking huli sa bawat estranghero. At kung ang isang tao ay isang dayuhan o may sakit o matanda, pinakuluan ko ang isda at inayos ko ang mga ito at inihandog ang mga ito sa lahat ng tao ayon sa pangangailangan ng bawat tao na nagdadalamhati at nahabag sa kanila. Kaya't binibigyan din ako ng Panginoon ng saganang isda kapag nanguhuli ng isda, sapagkat siya na nakikibahagi sa kanyang kapwa ay tumatanggap ng higit pa mula sa Panginoon. Sa loob ng 5 taon ay nanghuli ako ng isda at ibinigay iyon sa bawat tao na aking nakita at sapat para sa buong sambahayan ng aking ama. At sa tag-araw ay nanghuli ako ng isda at sa taglamig ay nag-aalaga ako ng mga tupa kasama ng aking mga kapatid. Ngayon ay ipahayag ko sa inyo ang aking ginawa. Nakita ko ang isang tao sa kabagabagan sa pamamagitan ng kahubaran sa panahon ng taglamig. At ako'y nahabag sa kanya at kumuha palihim ng damit sa bahay ng aking ama at ibinigay ko sa kanya na nasa kagipitan. Sa makatwid mga anak ko, mula sa ipinagkaloob ng Diyos sa inyo ay magpakita ng habag at awa ng walang pag-aalinlangan sa lahat ng tao at magbigay sa bawat tao ng may mabuting puso. Kung wala kayong maibibigay sa kanya na nangangailangan, maawa kayo sa kanya sa puso ng awa. Alam ko na ang aking kamay ay hindi nakahanap ng maibibigay sa kanya na nangangailangan. At ako ay lumakad na kasama niya na lumuluha ng 7 estadyo. At ang aking puso ay nanabik sa kanya sa pagkahabag. Sa makatuwid, magkaroon din kayo mga anak ko ng pagkahabag sa bawat tao ng may awa. Upang ang Panginoon ay magkaroon din ng habag at awa sa inyo. Sapagkat gayon din sa mga huling araw,
Ipadadala ng Diyos ang kanyang habag sa lupa, at saan man siya makasumpong ng puso ng awa, siya ay nananahan sa kanya. Sapagkat sa antas kung saan ang isang tao ay may habag sa kanyang mga kapwa, sa gayon ding antas ay mayroon din ang Panginoon sa kanya. At nang kami pumunta sa Ehipto, si Joseph ay walang masamang hangarin laban sa amin. Kung kanino kayo nag-iingat, ay gawin din ninyo mga anak ko, na inyong patibayin ang inyong sarili nang walang masamang hangarin. At mangag-ibigan kayo sa isa't isa, at huwag kayong magbilang bawat isa sa inyo ng kasamaan laban sa kanyang kapatid. Sapagkat ito ay sumisira sa pagkakaisa, at tagahati sa lahat ng pamilya, at bumabagabag sa kaluluwa, at nagpapahina ng mukha. Pagmasdan sa makatuwid ang mga tubig, at alamin kapag sila ay umaagos ng sama-sama. Sila ay tumatawid sa mga bato, puno, lupa, at iba pang mga bagay. Ngunit kung ang mga ito ay nahahati sa maraming batis, nilalamon sila ng lupa at sila ay naglalaho. Magiging gayon din kayo kung kayo ay hati-hati. Kung gayon, huwag kayong mahati sa dalawang ulo, dahil sa lahat ng bagay na ginawa ng Panginoon, mayroon lamang isang ulo, at dalawang balikat, dalawang kamay, dalawang paa, at lahat ng natitirang bahagi. Sapagkat natutunan ko sa ulat ng aking mga ninuno na kayo ay mahati sa Israel, at kayo ay susunod sa dalawang hari at gagawa ng bawat kasuklam-suklam. At dadalhin kayo ng inyong mga kaaway na bihag, at kayo ay gagawa ng masama sa gitna ng mga Gentiles na may maraming mga kahinaan at mga kapigatian. At pagkatapos ng mga bagay na ito ay aalalahanin ninyo ang Panginoon at magsisisi, at siya ay mahahabag sa inyo sapagkat siya ay maawain at mahabagin. At hindi niya ibinibilang ang kasamaan laban sa mga anak ng tao sapagkat sila ay laman, at nalinlang sa pamamagitan ng kanilang sariling masasamang gawa. At pagkatapos ng mga bagay na ito, ay babangon sa inyo ang Panginoon mismo, ang liwanag ng kabutihan, at kayo ay babalik sa inyong lupain, at makikita ninyo siya sa Jerusalem dahil sa kanyang pangalan. At muli sa pamamagitan ng kasamaan ng inyong mga gawa, ay gagalitin niyo siya, at kayo ay itatapon niya hanggang sa panahon ng katuparan. At ngayon mga anak ko, huwag magdalamhati na ako ay namamatay. Ni malumbay dahil ako ay darating sa aking wakas, sapagkat ako ay babangon muli sa gitna nyo bilang isang pinuno sa gitna ng kanyang mga anak, at ako ay magsasaya sa gitna ng aking tribo, kasing dami ng susunod sa batas ng Panginoon at sa mga kautusan ni Zebulun na kanilang ama. Ngunit sa mga masasama ay magdadala ang Panginoon ng walang hanggang apoy at wawasakin sila sa lahat ng henerasyon. Ngunit ako'y nagmamadali na ngayon sa aking kapahingahan, gaya rin ng ginawa ng aking mga ama. Ngunit matakot kayo sa Panginoon nating Diyos ng buong lakas nyo sa lahat ng mga araw ng inyong buhay. At nang masabi niya ang mga bagay na ito, ay nakatulog siya sa mabuting katandaan. At inilagay siya ng kanyang mga anak sa isang kahoy na kabaong. Pagkatapos ay dinala nila siya at inilibing sa Hebron kasama ng kanyang mga ninuno.